Itong termino, itong political dynasty, hindi po ito prioridad. Sa akin po, hindi kailangan. Yung term extension kasi, nakaka-turn off yan. pag yan ang pinag-umpisahan ng charter change, nakakawalang gana eh. Kasi parang ang dating, ang gusto natin pahabain ng termino. Hindi na muna tatalakayin ni Senator Robin Padilla ang usapin sa term limits sa papasok na Kongreso. Sa kabila ito ng ilang panukalang baguhin ang haba ng termino ng ilang opisyal ng gobyerno. Si Padilla ang inaasahang uupong chairperson ng Senate Committee on Constitutional Reforms and Revision of Code sa 19th Congress. Aminado ang senador na mayroong mga mambabatas ang magpapasok ng usapin sa term limits kapag nagsimula na ang pagdinig sa kanyang komite. Pero giit ni Padilla, hindi niya ito magiging prioridad. Ayon sa neophyte senator, economic reforms ang dapat unahin sa pag-amyenda sa saligang batas. Ito'y kahit pa naipasa na ang ilang panukalang batas na nagpapalawig sa pamumuhunan ng mga dayuhan sa ilang sektor sa bansa gaya ng pag-amyenda sa Public Services Act. Ang gusto ng senador, mapayagan ang 100% foreign ownership sa lahat ng industriya sa Pilipinas at maalis na mismo sa saligang batas ang 60-40% ownership. Sa akin pong palagay, binigyan na natin ang chance ang ating mga local businessman ng almost 30 years. Ngayon naman, bigyan naman natin ng chance itong mga foreign. Hindi naman po ibig sabihin na isasarado na natin to sa loob. Magkakaroon nga sila ng magandang competition. At ang gusto lang naman natin po dito, magkaroon ng trabaho. Kasama sa inihaing priority bills ni Padilla, ang paglipat ng sistema ng gobyerno sa federalismo. Kamakailan lang, sinabi naman ni Senate President pro tempore at inaasahang susunod na Senate President na si Mig Zubiri na hindi magiging prioridad sa pagpasok ng bagong Kongreso ang usapin sa charter change. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.